Yung anxiety po, medyo hindi mo siguro matatawaran ho oo, yun. Kasi oo, meron kongresista doon na tinatawag akong baog. Nakita kitang sa YouTube na iyak ka ng iyak at kinakausap mo sa casket yung sister mo. Anong sinabi mo sa kanya? Lahat talaga. Ang sama ng loob, nilabas ko. Cursing and words that you will never believe na sasabihin ko. All these years, hindi mo lang malalaman. Nagkulang ba kami? Meron ba kami hindi kayang ibigay? Excuse ha. Ano pa yung tubig? Kanina pa nangangati lalamunan ko. Sorry ha. Pwede ba akong pates? Okay. Nagkaroon na kasi ako ng exposure. Tap muna natin. You wanna get tested? What if I tested positive? What's the point? Shall we continue? Maganda at mapagpalang gabi, mga ka-aksyon. Sorry. Para ako si Gus Abelgas, ha? Yes! Ngayong araw po na ito, o ngayong oras po na ito, siya naman ang ating tatanungin patungkol sa kanyang personal na buhay at marami pang mga bagay-bagay na marahil ang iba sa inyo, hindi pa ito alam. Kasama ang nag-iisang test naman, Senator Joel Villanueva! Hi! Good evening, Pamogs! Good evening! Hello! Good to see you! Kumusta? Anong feeling? Parang naninibago ko! Anong feeling na ikaw naman i-intervene sa sarili mong show? Sinabi lang sa akin, pagdating ko dito, huwag na daw ako magbihis. Tapos nung makita kita, syempre na starstruck ako. Nung mabalitaan mo na akong mag-i-interview sa'yo, anong naging reaction mo? Napainom ka ng kape. Napainom kang kape. Oo. Naalala ko tuloy pagiging barista mo. Uy, ha? Thank you. Ba't ka nag-aaral magbarista? Well, nung nasa TESDA tayo, Mama Ogs, to nating i-promote yung mga training regulations natin. Oo. And we wanted to see if the system works and kung makakuha ba ako ng trabaho nung ma-assess ako at makapasa ako. No? Ma-certified TESDA graduate ako. And true enough, maraming naghahanap nun ng barista. So, nakita ko that the program works. Oo, maganda yan na nag-i-immerse ka sa trabaho pinapasok mo dito. Yes. And one of the reasons why we did that is because of the fact na kailangan nating i-break yung penchant for diploma. Kasi a lot of people din would think na ang measurement ng success dapat may diploma ka, may dinidisplay ka sa living room mo. Eh nung tayo, talagang binibreak talaga natin yun eh. During that time, no, we wanted to convey the message na hindi kailangan may diploma para ka lang maging successful in life. Kung ikaw ay TechVoc graduate, tanggalin mo na yung salitang TechVoc ka lang. Kasi mas malaki pa nga yung sweldo ng mga TechVoc graduate sa mga college diploma holders. In fact, mas madaming nakukuhang trabaho, mas mataas yung employment rate ng mga nag-aral sa TechVoc than collegiate or colleges or universities. Hindi mo ba pinangarap na gusto ko sa Starbucks kung magbabarista? Pwede ho. Actually, when I was in the States, nag-apply ako talaga magtrabaho sa Starbucks nung nasa Boston tayo. Pero hindi ho ako nakuha, hindi ako natanggap. Nalungkot ka? Nalungkot kasi kailangan ko talagang sumweldo nun eh. Kailangan kong kumita dahil when I was there, I don't want to be a burden for my family. Kaya nung yung mom ko bumisita sa akin, tsaka dad ko, sila Brother Eddie, yung family ko, nung makita nila yung bahay ko, siguro first 15-20 minutes, nag-iiyakan lang sila na hindi sila makapaniwala. Ito yung tirahan mo eh, dito ka for so long, gano'n. Mm-hmm. Tapos hindi ka man lang humingi ng tulong sa amin. O bakit hindi ka nangingi ng tulong? Pride? I would say so. Ayoko na na ginagastusan ka na for education mo, tapos pati yung pangtustos na pang-araw-araw mong kailangan, hihingi ka pa ulit sa magulang mo. Although, nung high school at college, varsity ako, so hindi naman ako ginastusan nung high school. Tipid sa akin yung pamilya ko, dahil athletic scholar ako. Kaya marami din akong pinasok. Bongga mo pala, akala nung iba talagang ikaw tinutustusan ng magulang nung araw. Dahil obviously, alam naman namin lahat kung sino yung daddy mo, hindi ba? Yes. Pero ikaw talagang nagtrabaho ka, no? Ang susunod kong tanong sa isin, nabasa ko rin at napanood ko rin sa mga interviews mo nung nakaraan. It took you 8 years para magkaanak. Ang nangyari po sa akin, yung sperm ay hindi nagmamature into spermatozoa. Mm-hmm. So, parang hanggang spermatids ka lang. And then there are 2 more stages na kailangan mo. Kaya yun yung dahilan ba't hindi kami makabuo. And marami kaming pinuntahan na mga specialista. Punta kami ng Singapore. I had another surgery there. And then I had another surgery sa Amerika. Tapos the miracle happened. So, pinagpapasalamat mo sa Diyos na hindi ka huminto sa pangangarap, sa
pagtsatsaga sa paghihintay para magkaroon ng anak? For me, yung giving up, baka wala ho sa bokabularyo ko because of what I've gone through, especially dun sa pagkakaroon ng anak. Kasi ilang medical doctors na yung nagsabi sa amin na there's no way, i-entertain nyo na lang yung sperm donation, adoption, etc. No? Puro ganun na ho eh. But deep inside my heart, I know na every you experience yung daily devotion, when you pray to the Lord, when you talk to Him and read His Word, nararamdaman mo na yun yung direction ng Diyos sa'yo hanggang sa dumating ho yung pagkakataon. Tapos nung time po naman na sinabi na confirmed na na pregnant yung wife ko, sabi ho ng mga doctors doon sa Amerika, ako daw yung mananalo sa award ng best reaction na dahil na anong nag-reaction mo noon? Nagsisigaw po ako at lahat ng tao doon niyakap ko. Lahat ng tao talaga. Parang umiiyak po ako na humingiti na hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko noon. It's something I will never forget for the rest of my life. Because you could just imagine yung for so many years, what you've gone through, gastos, yung exert ng effort, yung anxiety po medyo hindi mo siguro matatawaran po yun. Kasi sa Congress noon, congressman na po ako noon eh, meron kongresista doon na tinatawag akong baog, medyo masakit po eh. Baog ka daw? Well, biro po yun, no? Biro, pero siyempre hindi mo na pinapahalata na nasasaktan ka na minsan. Halaga. At lahat kasi sila, alam nila eh. Minsan pag nagpupuyat ka na doon, parang, oh, umuwi ka na, kaya hindi ka magkaanak eh. Mga ganun ho ba? Lahat po yun. And the bonus part is that after ako magkaroon ng baby boy, si Jaden. Kaya yung Jaden means the Lord has heard eh. Tapos nagkaroon pa ako ng girl, daughter. Oh, kota ka na. Kotang-kota ho. So si Gwen naman, lumabas din ho. Kaya... Pero ano, Sen, excuse ha. Ano pa yung tubig? Kanina pa nangangati lalamunan ko. Sorry ah. Kanina pa nangangati lalamunan ko. Ano bang... Ay, hindi ako kumakain ng tissue. Mm-hmm. Hindi, joke. Ha? Okay? Yeah. Negative naman ako. Pero ang kati na ng lalamunan ko. Kanina. Pero negative ako, di ba? Pero di ba, yun ang una, katinang lalamunan. Hindi naman. Iba-iba eh. Fever. Kausap pa naman kami kanina sa kwarto. Sorry ah. Sobrang conscious pa naman siya. Hindi, di ba? Then, nagkaroon kasi ako ng exposure, pero negative naman. Intensuro si Patrick. Naubos ko rin yung kape. Okay. Tense ka. Parang ayaw mo nang lumapit sa akin ngayon. Hindi. Tibay to. Boosted. Vaccinated and boosted, wala kang kaba dapat eh. Hmm. Ang nakakatakot, like yung kids mo na hindi vaccinated. I don't go home. Yeah, pero ikaw talaga nag-prepare ka pa rito. Talaga nag-quarantine ka. I wanted to make sure na... Sorry, pwede ba akong patest? Sure. Ano ka dyan na tester? Ako kasi meron... naman yung tester makakatulong sa akin ngayon. Wala. Alam mo si S meron. So, sasakyan. Tense ka po ganyan. Because I'm vaccinated twice. Mm-hmm. Tapos may booster. Hindi ako. Pero conscious ka pa din. Conscious ako if I'm going home. So ano yan? Pagtapos ito? Hindi ako. Hindi mo na ako. Mag-ano ka pa? Quarantine, saka tests. Yeah. Tapos na-expose ko sa akin, pero hindi pa ako sure. Okay ka lang? Oo, kanina pa ano eh, pinipilit ko lang siya. Stop muna natin. You wanna get tested? What if I tested positive? Shall we continue? Your call. Where kulob? Parang wala na nun. Pag if and if. Diba? Important if you're okay, ah. Yeah. Kasi you can okay. Go away with this. This is not as important as your health. So you can go away with this anytime. Naya ako eh. Bago naman. Okay lang. Okay lang sa'yo? Ihinto ito? Okay lang. Ha? Why not? Kesa hindi ka comfortable. What's the point?
Tuloy na natin. Sure ka? Yeah. Sure. Chief, okay ka na, sure ka? Yeah. Pinaprank ka lang namin. Halika na, umupo ka na, Sen. Pero nag-iisip ako kanina, bakit sabi mo? Pero na-expose kasi ako. Sa isip-isip ko, na-expose? Paano na-expose? Nag-test. Di ba may incubation period? Bali, wala yung test. Hindi ko masabing bali, wala yata yung test. Pero naisip ko, okay lang. Kaya hindi ako nagpapanig because hindi ako uuwi. Ah, hindi ka talaga uuwi. Kung may schedule ako na uuwi, doon ako medyo malulungkot kasi parang, joy, super joy mo pag umuwi ka ng bahay. Oo, actually. Parang lagi kang nananalo ng loto pag yung nakaka-uwi. Ang galing mo namang umarte. Naubos mo yung isang buong tubig na yun. Nakalimutan ko nga kaninang umubo-ubo eh. Sabi ko, parang gitna na yata yung TV namin. Umubo-ubo. Actually, nung umubo, medyo nag-iisip na ako eh. Hindi, umano lang ako. God, ba't kaya umubo? Umaganan lang ako. Kaninang magkausap tayo doon, walang ubo kahit isa. Doon nga, nakalimutan ko. Oh, anyway. Huwag ka naman tense. Negative naman tayong lahat dito. Nakaka-tense. Pero, alam mo, Senator, no? Kinilala ka ng People of the Year 2022. Oo. Ng People Asia. Kanina mo din i-dedicate yung ganung klaseng award. I have to say this, no, na you were honored and so humbled and blessed to be a part of it. At syempre, it came doon sa point ng buhay mo na medyo hindi maganda yung pinanggalingan mo eh. Namatayan ka ng nanay tsaka kapatid. And up to now, I'd be hypocrite to say na I'm okay na eh. I'm still a work in progress. And then tapos dumating to, for me, somehow it's a validation na may ginagawa ka naman at may ginagawa kang tama. So, it became very emotional for me na i-dedicate din to sa mom and sister ko. And to my family, my dad, syempre sa wife ko, tsaka sa kids ko na I think hindi ko masyado nasasabi to pero sila yung pinakamalaking sakripisyo for me. Yung time ko, kahit mas gusto kong bigay sa kanila, may mga times na hindi ko magawa eh. Because I have to do my job, I have to make sure na something happens dun sa mga ginagawa ko. Maka-deliver ako dun sa expectation ng mga nagtiwala sa atin para maging empleyado nila sa Senado. So, I feel good about it. Hindi ko may tatago yun. And I remember sharing it with my wife, my dad. Very fulfilling din, no? But it doesn't define you whether meron namang award o wala. I think I would continue doing what I'm doing. Pero ikaw ba, Sen, dire-diretso ba tong pagtakbo mo hanggang sa ikaw ay tumanda na? Dito ka na ba magre-retire? I have to admit na before, especially after mawala ni mamit ni Johnny, parang iniisip ko na mag-retire na eh. And I talked to my dad about it, prayed hard about it. In fact, parang nandun na yung mindset ko eh. And then, something happened actually. For so long, I've been praying to the Lord na makausap ko nanay ko kahit sa panaginip lang. Gusto ko siya makausap sa aking kapatid ko. Then all of a sudden, sa tagal ng panahon, years na, then all of a sudden, parang nananaginip ako. Alam kong nananaginip ako, pero nararamdaman kong pinipingot ako ng nanay ko. Tapos parang sinasabi sa akin, what are you talking about? Parang titigil ka eh. We work hard na manalo ka last election. Tapos hindi ka natatakbo ulit. Hindi ka patapos. So, don't be a coward na hindi harapin itong pagsubok na to na nawala nga silang pareho. So, parang realization yon na look at what you have been doing, what you have done so far, and you feel na hindi patapos yung calling mo dito sa Senado. So, ayun, nag-decide ulit ako. Maliwanag din sa sikat ng araw na the Lord is still leading me to continue what we're doing. I just follow yung leading ng Lord sa buhay ko dahil alam ko din na dun lang ako sasaya tsaka dun lang ako magkakaroon ng real peace of mind. When was the last time you cried? Last night? Why? Nasa Bulacan kasi ako eh. And, naalala mo na may sister mo? Naalala ko ulit yung sister ko, mom ko, kung saan lugar ako nandun na yung days na nasa hospital sila, yung days na may tatawag sa yung doktor. Yan naman, napakahirap nun. Hell-like eh. Giring yung phone mo, kikita mo yung doktor, di ba? Kukonference kayo, sasabihin ganito, ganyan. At saka, tas unti-unti yun. Yung mom ko, 2 years. Yung sister ko, parang 2-3 weeks lang yun, pero
Grabe, intense yun. Oh, bakit hindi ka pa rin ba nakaka-move on or hindi mo pa rin natatanggap? Hindi pa rin parang in denial ka pa rin? I cannot say na hindi nakaka-move on. Nakaka-move on, I think I'm improving. But I would say I'm still a work in progress. I would still say na hindi pa 100% na okay, tanggap na, gano'n. Aaminin ko na until now, hindi ko mabuksan yung telepono ko eh. Yung mga text messages niya, hindi ko kayang manood ng video na nandun siya. Hindi ko pa rin kayang pumasok sa loob ng bahay ng sister ko. May bigat pa rin. Mahirap pa rin. Siguro kakayanin, pero mahirap pa rin. Mahirap. Umiiyak ka ng ikaw lang, hindi ka nakikipag-usap para lang kalamayan ng loob. May times, no, na, and for me, that's a good way ng release. Yung may nakakausap, si Annie Angara, si Gilbert Remulla, sila Senator Alan, yan, nakakausap ko minsan. Umiyak na ako dyan sa kanila. Alas sa kanila lahat, naiyak na ako. For me, it's a great blessing na nalalabas mo. Ano yung ipinayo nila sa'yo? O ano yung narinig mo mula sa kanila na hindi mo makalimutan para lang makaagapay ka dun sa... Ang hindi ko makakalimutan more than anything is that they were there. Umiiyak ako. Parang for me, that's more than enough. Kahit wala silang sabihin, lahat talaga eh. Ang sama ng loob, nilabas ko eh. Pati sa Diyos eh. Cursing and words that you will never believe na sasabihin ko. Napakasakit kasi yung nangyari. It's because of that love, so much love you have given to your mom and to your sister, especially my sister ko. Hindi ko matanggap eh. Napakahirap tanggapin. Life has to go on and I choose to grow in that pain than to remain and be bitter. Pero may mga, ano ba ito, parang may mga snippets and may mga triggers minsan. Like, especially pag sa Bulacan ka, alam sa Bukawi, makita mo yung ibang mga tao doon, mga ibang bahay doon, may mga pictures pa rin ni Joni eh. So, nakikita mo sa kalye, or may maaalala ka, pagkain, lugar. Yung sinasabi ko sa iyo kanina, kasi kagabi, I was in a basketball court, open basketball court sa Bukawi. Nakaupo ako. Alala ko na... kaming dalawa ng kapatid ko. Oh. Na nakaupo din siya. Nanonood sa'yo? Nagkukwentuhan. Oh. Nagkukwentuhan kami. So, yun. Kaya kagabi, yun yung... Anong pinagkwentuhan mo, sister? Nawala na si Mami. Tapos imagine na mawawala pala siya. Yun. Bakit ganun mo kamahal ang sister? Alam ko naman lahat tayo, mga kapatid natin, mahal natin. Pero ang lalim nung sa'yo. Kasi matagal kami magkasama eh. Imagine, I was talking about UST day. 6 o'clock in the morning, I have to be in UST to practice. Siya, alas 7, medyo, alas 7 pa yung klase niya. Dahil isang sasakyan lang kami, kailangan niya magsakripisyo para makabasketball ako. Madami siyang sakripisyo sa akin eh. Marami, masyado, madami. And siguro yung isa sa pinakamasakit yung maraming times na I have to say no to whatever she wants, to do whatever she wants. Mga invitations niya sa akin, ang birthday niya, nandun yung mga kaklase niya, gusto niya nandun ako. Ako sinasabi ko sa kanya, may event siya na pag pumunta ako dyan, I will be stealing your thunder. Dapat ikaw ang bida dyan, ikaw ang mayor, ikaw ang... So ayoko na steal yung thunder mo. Pero siya, hindi eh. He wanted me to be there, tapos I wouldn't go. So yun, yung mga regrets, no? Na, hindi mo na magagawa ngayon. Kaya yung sister mo, ikaw, naramdaman mo kung gaano kanya kamahal. Kasi kahit anong gusto ni Joel, bibigay ko sa kanya. Sobra. Pero ikaw, pag humihilang siya minsan, hindi mo siya napagbigay. Doon mo ma-realize lahat pag wala na pala. How much love they actually exerted and showed. No, all these years, doon mo lang malalaman. Doon mo lang eh. And yun yung learnings. You appreciate more yung friendship, yung camaraderie, yung chemistry, yung unique, authentic sibling relationship. You can talk to her anything. When I was courting Gladys, when I was... tinatago mo sa magulang mo, tinatago mo sa iba, sa sarili mo. Yan, wala. Protector mo siya.
And yet, I'm older than her, no? Marami kang namimiss. Marami kang yung idea lang na hindi na bababalik. Kaya nga nung nakita kitang sa YouTube, naiyak ka ng iyak at kinakausap mo sa casket yung sister mo, na feeling ni Senator Joel, sasagot yung sister niya. Tapos sinalikan mo siya. May mga regrets ka na. Anong sinabi mo sa kanya bago siya ihimlay sa huling ato? Na alam kong nanonood siya, nandun siya sa langit, alam niya yung nangyayari. Now I wish I told her na mahal na mahal ko siya. Eka. Hindi mo nasabi sa kanya yun, nabubuhay siya. Nasasabi, pero yung bang ano eh. Pag pinagmamalaki mo siya, ayaw mo naririnig niya eh. Pinagmamalaki mo siya, parang hindi mo nasabi talaga sa kanya eh. Nasasabi mo, pero hindi yung ngayong gusto mo niyang maintindihan. How much you love her. How much you really wanted to appreciate her. Hindi mo nasabi yun eh. Hindi, nasasabi mo, pero I don't think naparamdam mo yun eh. Sobrang kulang eh. So that hurts the most. That hurts the most. I just miss her. Oh, I miss her every day. Every day. Walang kapalit eh. Walang kapalit. Parang walang posisyon sa lupa. Walang kayamanan sa lupa na makakapalit dun sa presensya ni Johnny at saka ni Mahal. Si Mami, kahit papaano, nahanda kami eh. Almost 2 years na. Kaya si Johnny, hindi. Ako lalo eh. Hindi ako nahanda. Sobrang hindi. Kaya hindi ko talaga matanggap, especially yung unang kong makita sa kaba. Talaga. Lahat ng galit at puot lumabas eh. Yung nakita ko siya na parang, he can't be her. He can't be her inside that casket. Lahat ng buot at galit. Nagalit ka rin ba sa sarili mo? Lahat. Sa lahat. Parang nagalit dahil ka sa mundo. Dahil meron kang hindi nagawa para sa sister mo. Lahat. Sa lahat. Maski sa Diyos. Lalo sa Diyos. Kailan mo natanggap na pinahintulot yun ng Panginoon? Hindi pa rin. I know for a fact na the clay cannot question the potter. Alam ko yun eh. Alam ko yun na there's no way you question God. There's no way. But still, yung human side of me, maging honest sa Diyos sa nararamdaman mo. Na-questionin bakit eh. Nagkulang ba kami? Meron ba kami hindi kayang ibigay? Kaya, thank you. Lahat naman kayang ibigay. Bakit ba? So yun yung mga times na pakahirap tanggapin kasi kailangan pa ba kaming sumukit? Diba parang hindi man siguro kailangan kaming sumukit pa eh. So yung sobrang pagmamahal mo sa kapatid mo, sa nanay mo, ganun din naman yung pagmamahal mo dun sa calling eh. Kaya, ang hirap tanggapin. Again, sorry, I still feel na I'm a work in progress. Every day siguro, nag-i-improve yung pakiramdam. Kasi dati nga, I wouldn't even talk about this eh. I wouldn't even, lagi kong iisipin, may makakapanood, may makakakita. Kay OG Diaz ko pa sasabihin ba to parang but akala mo ba that time malakas kayo sa Diyos? Hindi mo ba yun? Na hindi mangyayari yun? Yes. Hindi mangyayari. Kasi napatunayan mo yung mga milagro sa buhay mo eh. Yung mga hiniling mo sa Diyos na hindi mo akalain mangyayari. Pero ito,
alam mong kayang-kaya niyang gawin. Bakit niya pinahintulutan? And I would use that word, pinahintulutan. Kasi, you know, yung tinanong mo kanina eh, kung kailan mo natanggap o hindi pa natanggap, ang hirap sagutin eh. Ang hirap sagutin. Parang there are times na natatanggap mo, but merong times din na parang natatanggap ko na ba? Kino-question mo yung kung natatanggap mo o hindi. But it remains a fact na alam mo na ang buhay mo ay hindi lang dito sa mundo na to. Na temporary lahat to eh. You look at things that matters the most, yung buhay na walang hanggan, na walang graduation, walang 100,000 taon, 1,000,000 taon, 1,000,000,000,000 taon, throughout eternity. It's that time na hindi magwawakas eh. Yun yung nagbibigay sa'yo ngayon ng comfort and joy, na nai-enjoy nila yung langit, nai-enjoy nila yung fruits of their labor, natapos na nila yung mission nila dito sa mundo, yung calling nila. Someday we will see them, and someday we'll be able to get that opportunity. Hindi mo naparamdam. Yun yung sa akin eh. More of hindi ko naparamdam. Yung nasabi, I think nasabi. Kung alam niya, I am sure alam niya, but it is on me eh, sa sarili ko na gusto ko sana naramdaman niya. Naparamdam ko sana. So, ano yung natutunan mo dito sa pagpanaw ng mamit dati? Yung pag-value ng time. Kasi yung time, hindi ka pwedeng mag-withdraw sa kahapon. Hindi ka rin pwedeng mag-withdraw dun sa future. Yung value ng life, pag wala na yung isang tao, marami ka palang hindi nagawa, hindi nasabi. Yung pagsasabi ng I love you sa tatay mo, sa nanay mo, sa kapatid mo. Napakasarap ngayon ng feeling na mawawalan ka ng regret sa buhay kung something happened na hindi mo inaasahan. Kaya sa publiko, I would always say na dapat lagi tayong walang regret sa buhay. Lahat ng nangyayari sa atin, araw-araw, may opportunity na may magawa tayo. Hindi lang para sa nakapaligid sa yung buhay, kundi para sa sayo na rin, sa sarili mo. May gawin ka para sa sarili mo. Yung pagtulog ng tama, yung pagkain ng tama, pag-exercise. Importante yung ingatan mo yung sarili mo. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao. Para sa mga nagmamahal din sa'yo.